Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Yan, meron na naman po tayong kababayan na nagtatrabaho dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Interviewin po natin kung ilang taon na siya. Ayan, ito po si... Anong pangalan niya? Ariel. Ariel. Lizzie Raude. Ayan, shout out sa inyo dyan. Saan kayo? Cavite. Cavite. Hello, good morning sa lahat sa Pilipinas, sa Saudi, sa Makalisulok. Magandang umaga at magandang hapon sa Pilipinas. Ayan. Ilang taon ka na dito kabayan? 6 years. Company ko, pero mayroon ako previous company, Saudi pa rin. Bin Laden before. Bin Laden before. So, ilang taon ka doon kabayan? Almost 4 years. 4 years. So, kumusta naman yung trabaho mo doon na 4 na taon, sir? Okay naman. Ang ganda magandang Bin Laden before, tapos nagkaroon shutdown dahil sa nangyari sa Bin Laden. So, yun. Marami talagang kami rin mga technician na trabahador sa Bin Laden na hindi nakakuha ng sweldo, 3 months, 2 months. So, uwi na lang. Uwi ng Pilipinas. Magkano ang basic mo doon, kabayan? Doon? Doon sa Bin Laden. 2-2. So, okay naman sa pamilya yan. Okay naman siya. May overtime pa. Meron pang... Nag-shutdown lang talaga ang Bin Laden? Maganda talaga ang Bin Laden before. So, yung kumusta naman ang pamilya mo sa Pilipinas? Sa awan Diyos, sa ngayon, kahit pa paano, nakaka-raos din, nakapag-aaral mga bata. Importante, nakapag-aaral mga bata. Nakaka-raos naman, sir. Nakaka-raos din. Kahit malit ang sweldo, kapit lang dahil sa pandemic. Nakapag-bakasyon ka na, sir, ngayon? Di pa? Oo, babakasyon ulit ako ngayon. Ilang taon ka na nung bago nag-pandemya, nakapag-bakasyon ka? Last year, nag-bakasyon ako. Maganda, no? So, ito na naman year na to, magbabakasyon ka. Oo, itong 17th flight ko ulit. Di ba yung mga technician, may mga electrician, may mga test yan? Meron, before na ikama. Yan, sa mga kababayan natin dyan, ang mga electrician, ha, pakinggan nyo to, ipapaliwanag ni sir, anong pangalan? Ariel. So, paano yung yung sinasabi ng verification, yung pagtetest, ng pag-ring nyo ng ikama? So, ito mga electrician niya na, para malaman nyo, ito sir, ipapaliwanag nyo. Nung nag-exam ako sa practical, for renewal ng ikama, ang i-interviewin ka muna kung anong parts ng mga part ng panel, contactor, relay, kung motor control kayo, yun, tatanungin kayo, relay, contactor, mga common lang naman. Walang mga handwritten, sir. Wala naman, interview lang, practical lang. Sample, building wiring. Oh, yun. Yan, ganyan. Yan, pakinggan nyo yan, ha, sa mga electrician dyan. Part ng building wiring, mga HVAC. HVAC, yung mga, ayan. Ano yan, mga... Mga fire alarm system. Mga parts lang naman, tinatalong nila. So, ilang test ang 1 to 100? Ilan bang... 60 or 70, 60 to pass 70, ka na. Pass ka na. So, 100% yung score. Tapos sa 70, di malaki-laki din. Tsaka isa pa, Pilipino, kaya. Kaya yan. Kasi lahat naman ng Pilipino pumupunta ng Saudi, meron namang trend test eh. At kaya nila. Bilib ako sa Pilipino. Wala naman siguro bumabagsak, ano sir? Walang bumabagsak. Wala pang balitang bumabagsak na Pilipino. Kasi ang Pilipino, pag pumunta ng Saudi, alam ang trabaho eh. So, yan, marami. Ganyan yung test nila. Practical lang naman. Practical common lang naman tinatanong nila. Kung anong parts yan, ano to, ano yan. Ganun lang. Nalaman ninyo, ganyan ang pagka-test natin dun sa mga electrician. Kung sakaling bumagsak ka, conforme sa company ninyo na iibahin yung hindi ka magiging technician, maririnyo pa rin ikaw. Kaya huwag kayo matatakot na hindi marinyo ikamon nyo. Pero huwag kayo pumayag naman na pag nag-iba ang naging technician, nag-iba ang kategory na ikamon mo, kailangan ganun pa rin sweldo mo. Yun lang ang advice. So, bigyan nyo pong advice yung mga Pilipino dyan, lalo na sa mga kababayan natin. Bakit tumagal tayo dito sa abroad? Ano bang pinagkakabalahan natin na para sa mga kabataan ngayon na mag-abroad? Ito si sir, matagal na ito. Para i-advise lang kayo, ano bang tips na para tumagal kayo dito? Siyempre, number one yan, homesick. Oh. Yung kung ano ang libangan niyo sa Pilipinas, anong kasiyahan niyo sa Pilipinas, hindi niyo na magagawa rito yan. Kailangan tiyaga, no, sir? Oo, kapit lang at pagpunta niyo sa Saudi, dedicated sa family or sa mga magulang niyo. Tigilan ang bisyo-bisyo. Hindi natin okay maliwasan. Kunyari, nag-yosi ka. Okay lang yan. Basta kontrolin lang. Huwag masyado magasto. Huwag muna. Magkano ba ang yosi ngayon, sir? Mahal, 18 real dito. 18 real.
Oh, yan. Sa isang araw na isang pakete lang nauubos, no? Sa akin, pambihira lang naman akong mag-yosi paminsan-minsan pag sabi natin 3 to 4 days one pack. Oh, di ba? Pag na-pressure 2 days. Ayan. Kasi so, hindi natin maiwasan di ma-pressure sa trabaho kasi pala Pilipino, katulad ako, ako lang Pilipino dito sa company ko. Huwag na natin sabihin ang pangalan ng company ko. Yeah. So, ako lang Pilipino rito. Napipressure ako minsan kasi nga pinagkakaisahan minsan. Pero nga mahirap yung mga ibang lahi, ano sir, makasama. Kailangan talaga dito para magtagal. Kahit na yung mga ibang lahi, kailangan makisama pa rin. Ano? Kailangan mahaba pasensya mo. O sa mga Pilipino naman na nakakasama mo, okay naman ba? Wala akong Pilipino na kasama. Hindi, nung pass na ano. Pass, okay. Okay. Kasi may teamwork. May teamwork kasi kami. Kapag pa Pilipino, may teamwork. Sabi nga nila, conforme sa Pilipino rin kasi. Sabi nila, pero conforme rin naman sa'yo kung marunong ka makisama. Makisama, kailangan yan. Number one, babaonin din sa Saudi. Tsaga, pakikisama, tsaga. Tiis, sipag, ano? At yan, isipin nyo, dedicated sa pamilya nyo. Yan, unang-una. Number one yan. Kung gusto nyong merong pupuntahan ng pagsisikap nyo rito, kunting ipon every payday. Paano pa, nakaipon ka na ba? Nakapag-invest ka na, sir? Marami ka na ba? Wala pa, puro sa totoo lang, inaamin ko, wala talaga. Di ba? Ang hirap. Resibo. Puro resibo. Ano ba yung mga pagkain natin? Nakakatipid ba tayo? O sa isang buwan, magkasya ba yung ano natin? Mga ilang yung alawas mo dito, sir, sa isang buwan? 500. 500, magkasya na yan? Hindi. Hindi talaga, hindi no? Magkasya. Lalo na kapag magastos ka. Ang mahal na kasi ngayon, dati kasi 500. Oo. Pero sa ngayon, hindi. Kasi may tax 15%, dalusin mo sa 185 riyal lang mabibili mo. Oo, diba? Mahal-mahal na ngayon. Totoo lang. Kasi dati, first ako rin sa Saudi, ang soft drinks, ang Pepsi, 1 riyal lang. Oo, ngayon, 3 riyal, 2 and a half riyal. Diba? Mahal na rin ang ano. Iba kasi 3 riyal. Tsaka nagka-tax na, ano, sir? No, tax na yung problema. So, yan, naintibro natin si Sir, ano? Ariel. Ariel, taga... Cavite. Cavite, shout out dyan sa inyo, shout sa mga kababayan natin dyan. Sa Bulihan. Ayan. Shout out ako dyan. Ayun yung mga kasama ko dati sa Bin Laden. Andito na naman ako. Kumusta sa pamilya nyo, sir? Okay naman. Shout out ko pa sa pamilya ko, Liseralde, sa Baguio, from Baguio, sa New Jersey, sa America, tsaka yung mga magkilit sa Mindoro. Yeah. Yan, mga yan. Tsaka sa mga Tacloban, mga Hondarino family, shoutout sa inyo lahat. Ayan, yan, na-interview po natin siya. Ito po si Pobreng Kapampangan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. At shoutout dyan sa kababayan natin dyan. Ito po yung ating si kababayan na nandito matagal na nagtatrabaho. Yan. Sana huwag niyo pong kalilimutan subscribe sa aking YouTube channel. Pobreng Kapampangan, oh, yan, shout out dyan sa mga kaibigan nyo. Ano naman po, paki-subscribe na lang po. Yan. And subscribes, and post button, and like. Yan, maraming pong salamat. God bless po. Pobreng Kapampangan ulit. Enjoy watching po, ha. Ah.